Para sa mga baguhan sa programming at gustong maging programmer, ano ba ang dapat unang pag-aralan? Kumusta mga geek, si Vino ito at welcome back ulit sa aking channel dito sa panibagong video. Gusto ko lang sagutin kung ano ba yung dapat unang pag-aralan sa mga gustong matuto ng programming at gusto maging programmer in the near future. For example, baguhan ka at wala ka pang alam. Depende yan sa background at kung ano na yung meron kang alam pagdating sa computer at sa programming. For example, wala ka pang background talaga sa computer. For example, high school. Sa high school, wala pa nung subject ng computer at or kaya naman sa college, yung kurso mo, hindi dumaan sa subject na computer. Mas maigi sa mga ganyan at na gusto at willing maging programmer at gusto maging programmer, mas maigi maging komportable muna kayo sa kung ano yung computer. So, pag-aaralan nyo yung tinatawag na computer fundamentals. So, nandun, pag-aaralan nyo yung hardware at software. Ano ba yung hardware at software? Yung hardware, kung ano ba yung mga parts ng computer. Doon naman sa software, pag-aaralan nyo din yung operating system at yung application software. So, marami pa yan. May firmware. So, kailangan pag-aralan nyo yan at maging komportable kayo sa mga terminologies pagdating sa computer. Doon yan sa mga baguhan na walang ka-background-background pagdating sa computer. So, yun muna yung dapat pag-aralan nyo bago kayo pumunta sa programming. Kasi, ang programming or yung pagpo-program ay related yun sa computer. Ginagawa yung pagpo-program sa computer. Siguro magtatanong kayo o kaya magsasabi kayo sa akin na paano yan wala kaming computer. Kaya nga ang ginagawa kong mga tutorial ay Android ang ginagamit ko sa pagpo-program kasi ang Android phone or yung isang mobile phone ay isa ding computer. So, yung laptop nyo, computer, yung desktop is computer as usual, at ang Android phone ay considered din as computer. So, walang problema yun. Isa pang example, halimbawa, meron kayong background naman sa college ng computer programming pero limited lang. Tapos nung nag-graduate kayo, gusto niyong maging programmer, ipagpatuloy, ano ba yung dapat yung unang pag-aralan? Pagdating naman dyan, ang unang yung pag-aralan muna dyan ay yung mga terminologies pagdating sa programming. Kasama na dyan yung ano ba yung interpreter, ano ba yung compiler, ano ba yung low-level language, ano ba yung high-level language, at kung ano-ano yung mga programming language na nandun sa low-level at nasa dun sa high-level. At pagkatapos nyan, kailangan pag-aralan nyo din yung paggawa ng flowchart. Siyempre, kailangan yon. At yung mga terminologies, so maraming terminologies na pag-aaralan. Maraming terminologies muna kayo, then apply. Then after nyan, pag medyo confident na kayo sa mga terminologies, pwede na kayong pumunta sa programming mismo, dun sa mag-hands-on na kayo. So, kailangan mag-decide muna kayo kung anong language yung pipiliin nyo at gagamitin nyo sa pagpo-program. Ngayon, pwede na kayo mag-proceed dun sa programming. So, dyan na magpipili na kayo ano ba yung language na gagamitin nyo. Kailangan muna mag-select kayo sa ang field ba kayo ng programming pupunta kasi marami din yung field sa computer science. So, kung halimbawa, pupunta kayo sa game development. So, ang pag-aaralan nyo dyan is either C++ o kaya yung game development na programming. Pagdating naman sa web development, so, pwede nyo pag-aralan dyan yung JavaScript o kaya PHP. Python din. Kung pupunta naman kayo sa data science, pwede pag-aralan nyo dyan yung R, programming, o kaya naman yung
Python. So maraming computer programming language. For example, nasa accounting kayo at gusto nyong matuto ng programming at gusto nyong maging programmer pagdating sa accounting, i-apply nyo sa accounting. Ang suggest ko naman dyan ay yung macro programming sa Excel. Yun yung magandang pag-aralan. So yun lang guys, sana meron kayong natutunan dito sa maiksing video na ginawa. At dun sa mga baguhan at gustong matuto ng programming at gusto maging programmer, sana makarelate kayo dito sa video na to. At sa mga susunod na video ay gagawa naman tayo ng panibagong tutorial. Sana, sige, kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyong kalimutang i-like tong video na to. I-share nyo sa mga kaibigan yung gusto maging programmer at mag-aaral ng programming. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-hit nyo yung bell para ma-notify kayo na may bago tayong video sa channel na to. Sige, sa susunod ulit na video, paalam.